Hi! Magandang araw po ulit sa inyong lahat and welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Mayan Sanchez at sa channel na to ay pinag-uusapan natin ang travel, interest, and most of the time ang spirituality. Samahan niyo ako ngayong araw and tara! Everyone. So, ngayong araw, pang-apat na araw nating mag-shoot ngayon. But this is another client. Titingnan natin or sasamahan ulit natin yung team ng aking husband for supervision, minor supervision lang naman. At I wanted to feel na natural lang to. Kasi pag nagtatrabaho kasi kami, hindi namin iniisip that na ano siya, tawag dito na for pressure or what. Pero syempre siniseryoso naman namin. At ang ibig kong sabihin is we want to feel it na maayos at light lang siya. Kung paano kami nag-work as a team sa church, ganun din kami outside kapag kami ay nasa labas. They are my team. Waiting for the shooting. So, para sa team natin ngayon, kasama natin si Lon. Yan. Ang ating official photographer. Ano yan? International photographer yan. Galing pa yan ng Saudi Arabia. Tama ba? Saudi. Kaya pangmalakasan ng ating photographer today. At kasama rin natin si Ren. Ayan, si Junmark at si Matthew. Hindi kayo kita. Yun o, ayan, si Junmark. And of course, ang aking husband. Today's video or ang ating shoot is for ano tao, wedding. After 3-day shoot ng corporate, sa wedding naman tayo ngayon. Kaya, ayun. For today, ang ating i-shoot or ang ating i-cover ay ang wedding event. And, kagaya ng sinabi ko kanina, napili ng ating groom and bride dito sa Villa Mirasol Resort Itan Binangonan Rizal. Nagre-ready na ang ating team. Nandun sila sa kabilang cottage. Later, makikita po ninyo kung paano kami nagpe-prepare. Bago kami mag-start sa trabaho, we make sure na na-orient ang bawat isa. At alam namin kung ano yung gagawin. Hindi pwedeng makalimutan na ang behavior, of course, pagdating sa event. Since magkakasama naman kami sa church, and actually magkakasama rin kami the past 3 days for the corporate shoot, konti na lang ang adjustment. Ito ang ginagawa ko kapag wala akong work at kapag wala akong klase, sumasama ako sa shoot nila and I am doing minor supervision sa kanila. Siyempre, tagabantay na rin ng gamit. Pinaganda lang yung pangalan, no? Pero tagabantay talaga ako ng gamit. At saka taga-assist sa kanila. By the way, ang bride natin for today ay kapatid ng isa nating kasama sa church. So, it's really a privilege na makapag-serve tayo sa ating ka-church mate. Kilalanin natin siya later. Let's go! So, lumipat tayo ng cottage. Dito tayo sa kung saan nandun yung mga gamit. At medyo nag-lipstick tayo para hindi naman tayo pale sa video. Alright. So, they are ready na for the shoot. Kaya lang si bride po ay mini-makeupan pa. At yun nga, habang mini-makeupan siya, magagawa naman ako ng kanilang schedule para meron silang susundan na time. Wala kasi tayong coordinator available today, kaya mag-i-initiate na tayo para at least hindi tayo ma-pressure, hindi tayo mangarag. Yan po yung mga usual nating ginagawa kapag tayo kasama sa shoot.
So, let's begin. Oh, orasan niya ni Ate Menu. Si Ate Menu magsasabi. Tapos sa radyo mo sila. Team, ano na tayo? Kailangan, unchurch kasi nga, 3. So, siyempre, i-anticipate natin yung biyahe. Pauntang simbahan ng Pila. Before 3 dapat. You know, iba talaga mag-alaga si ano? Si Boss. Si Boss. Talagang ano? Sa vlog niya. Ayan po. Alagang alaga. Sige, let's pray muna before we eat. So kailangan naming mag dalawang batch kasi pray ka na lang tayong gagawin. Kain na lang. Let's pray. Maraming salamat po, Lord. Para na ito, Lord. Maraming salamat po, Lord. Strength. Gift of life, Lord. Maraming salamat po, Lord. I pray God sa pagkain, Lord, na magsasunod lang. May maging kalakas. Sa madalas naming kasama sa shoot, outdoor or indoor, isa siya sa mga natulungan natin na ma-develop yung kanyang talent and skills. Actually, yung husband ko nagturo sa kanya. At sigurado naman ako na hindi niya yun matututunan kung hindi niya rin ginusto. So, nagpapasalamat ako sa buhay ng tao na to. And today, nandito tayo sa wedding ng ating kapatid ng isa sa kasamahan din namin sa church. Yan, sa Raining Light. Yesterday and the past 3 days, nasa corporate shoot naman kami. Somewhere in Makati. And 3 days walang tulog. Kulang sa pahinga. But it's all worth it. Ngayon, pang-apat na araw naming magkakasama. Nadagdag lang si June Mark at si Lon, pero tuloy pa rin. Kaya ko sinabing special tong araw na to. Kasi ang vlog na ito ay tungkol sa, ayun nga, ating kasamahan sa trabaho at sa church, si Matthew. First time niya kasing gagawa ng, first time niya kasing mag-edit ng same day. So, meron tayong SDE. And wait!
Itong SDE na to is a top secret. Kami-kami lang ang nakakaalam. Although we were asked to provide photo and video service para sa kapatid ng ating ka-church. Basic package yun, pero we decided to give him that surprise. Una, of course, una, we wanted to develop Matthew Adolfo. And hindi lang siya. Lahat ng mga taong makakasamahan namin sa trabaho, sa abot ng aming makakaya, gusto namin silang turuan at mag-level up, of course. Kasi dun lang din naman tayo, ganun lang din naman yung ginawa sa atin ng mga taong nagmalasakit. Kaya natin narating tong ganitong business. Shout out po sa lahat. Masyado kayong madami, pero alam kong kilala nyo po ang inyong mga sarili. Sobrang salamat po. And may God bless you, yung inyong kind heart, yung inyong generous heart, at yung willingness nyo tumulong pa sa kagaya namin to level up. Ayun na nga. Itong si Matthew, bata pa to, nag-aaral. Siya ang aming in-house editor and shooter. Now, first time niyang mag-SDE. Yun yung number one. Kaya excited kaming lahat sa magiging result ng gagawin niya. And take note! Take note! Hindi lang siya SDE editor. We challenge him na kung anong ginagawa ng husband ko ay gawin din niya. Hindi naman namin siya pinilit. Challenge lang namin. And he took the challenge. At alam ko, sigurado ako na excited siya. Ang husband ko kasi is, bukod siya ang nag-i-edit, gusto niya siya rin yung nagkukuha para at least mas gamay niya kung ano yung kanyang i-edit. Which is, sa part ng mga editor, mahirap yun. Ako kasi nag-i-edit din ako, pero basic lang. At yung mag-focus ka sa pag-i-edit, mahirap na yun eh. Tapos mag-focus ka rin sa editing, and you have to do those things, diba? At the same time. Tapos baguhan pa. Anyway, yun nga. Tinake niya yung challenge, and we are all here to support him. Yun yung special sa vlog na to. Pangalawa, of course, para sa ating ka-churchmate. Hindi niya kasi alam na merong SDE. So, that package na in-offer namin is of course, iba yung price nun, may presyo yon. But this time, we'll give it to his sister for free. Yan, kapatid po kasi niya yung ikakasal. And wala pa man, sobrang na-excite na kami because we know the feeling na, di ba, merong ganun, tapos hindi mo alam. And we do this, of course, for the glory of the Lord, always. Kasi we wanted to value relationship eh. First, dito sa mga nakakatrabaho namin. Second, sa mga ka-churchmate namin. Naniniwala kasi kami na kung kaya mong ibigay yung the best outside pag nagtatrabaho, why can't you do that sa mismong kasamahan mo sa church or sa pananampalataya? Kaya yon. So, top secret ito, wala mo na dapat na makakaalam. Diba? So, tingnan natin ngayon kung ano na yung ginagawa nila. At kung ano na yung update. Ay, nakataas ba yung kung ano na yung update. Tara, let's. So, Matthew is preparing now for the real challenge. Kaya mo yan, Matthew. So, maya-maya lang balikan natin ang kanyang magiging trabaho. Kaya ba, Matthew? Church.
Kasi kailangan tayo doon 15 minutes before mag-start. It's 2:20. 2:55 maglalakad na sila. Kaya kailangan ng nating mag-transfer. Okay, so we just arrived here sa Pila-Pila. Catholic Church. Sinis tayo sa kanila ngayon. So, waiting na tayo mag-start ang procession. Habang mag-aantay ng ating waiting. I think mag-start na. Ayan pala si Lon. Ano ba yan, Lon? At si Kuya Vincent. Yan. So, mag-start na in a bit. Ayan po, binabantayan na po si Matthew. Huwag ka pressure, Matthew. Si Eric lang yan. Okay, so tapos na po tayo sa wedding ceremony. Ayan, dito na tayo sa post-nup. Hindi na tayo masyadong nagkuha sa loob because of thing, ano, sagrado at yun sa paniniwala. Ay, sorry! Ayan. So, nagkukuha sila. Kaya, ayan na. We're waiting for them na matapos na. And then, pupunta na tayo sa tawag dito, sa reception. Ano ba yan? Siguro gutom na ako. Kaya din ako sa food. Ayan ang aking asawang nagtatrabaho ng nagtatrabaho po siya ng malupit. So, ayan lang. And we are continuously praying for Matthew na matapos niya ang ating surprise. At kita naman na kampante siya, relaxed, and I think naka-ready siya, pinaghanda niya. Kaya tulungan po natin si Matthew and let's hope for the best. Yon. Punta na tayo sa reception. Ay, ma'am. Alright, so tapos na po ang wedding. Bisitahin natin si Matthew. Sorry, nagka-icing ako, ha. Okay lang yun. We're waiting for
ng mga friends and churchmates. Diba? Napakasarap sa feeling. And yun nga, everything was successful. Though, hindi natin na-meet yung specific time allotted, pero congrats talaga, napakaganda. Ito po, panoorin nyo ang ginawa ni Matthew. O tara! Clark, love, mahal kita dahil masaya ako pagkasama. Sa dami ng ating pinagdaanan, hindi ka sumuko kahit gaano man ito kahirap. Nanatili kang matatag kahit minsan nawawalan na ako ng pag-asa. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay ka niya sa akin. Ipinapangako ko na aalagaan at mamahalin kita sa apat ng aking mga anak. At magiging isang mabuting asawa at ina sa akin. Love you! Love, Marinel, simula ngayon, ang kaligayahan mo ay kaligayahan ko na rin. Di ko hahayaang ikaw ay masaktan at malungkot. Marami na tayong napagdaanan at ngayon, andito na tayo at magpapakasal. Pinapangako ko na andito lang ako para sa'yo. Susuportahan ka sa lahat ng pangarap mo at mamahalin ka habang buhay. I love you.
nagustuhan nyo yun? Lahat yun nagagawa ng mga nagmamahal. Diba? Sa kapwa, sa kaibigan, and especially sa Lord. Magkita-kita po ulit tayo sa ating susunod na video. Muli, ito po si Mayan Sanchez. And God bless you!